Good. Magandang hapon sa inyong lahat. My name is Paolo Javillana. I am a blind inspirational speaker. I am a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible by Makikiraan Lang Po. I do this every Monday, 1 to 2 p.m. Welcome sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig sa, dito sa loob ng Pilipinas and outside the Philippines. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. So yun po. Last Monday ng February. Last Monday, so another very special episode. Another love story na mapapakinggan nyo na naman po sa lahat ng mga viewers, listeners natin. So just sit back, relax, and enjoy this episode. Sobrang mag-enjoy kayo. Napakaganda ng episode. Sobrang special ang mga guests natin today. So bago tayo mag-start, shoutout muna again. Pasadahan muna natin. Shoutout tayo kay Chief ng EFI Jeepney Station, kay Sir Elmer Francisco. Magandang hapon, sir. Sa Technical Director, napakabait, napakagwapong si Adrian De Los Reyes. Magandang hapon sa iyo, sir. Happy Valentine sa inyo ni Ma'am Alma. Tapos sa wife ko, kay Bia Javillana, happy Valentine's pa rin. Every day, happy Valentine's. I love you. Sa daughter namin, kay Sage, kay Mama Tess Javillana, Mama Grace, Papa Ronnie. Magandang hapon sa inyo lahat. Kay Kujojo, sa family mo, kay Kujj, magandang hapon sa inyong lahat. Kay Isa sa States, hello. Kay Tito Erwin, kila Tito Ricky, Tito Lito sa Canada, Corleto family. Kay Tita Chong, Kapati family sa New Jersey, hello. Tita J sa Wisconsin, hello sa inyong lahat. Sa Azul family, Kalamyong, Flormata. Sa Avellana family, sa mga nasa iba-ibang lugar na mga kamag-anak, kaibigan namin, hello sa inyo. Kay Tita Mads, thank you Tita Mads Avellana for your support, for your generosity, for your support sa program na to. Kay Sir John Viavier, magandang hapon. Pinuno, magandang hapon sa iyo. Kay Ma'am Janine Cruzet, magandang hapon sa inyong lahat. So yun po, lahat ng mga kamag-anak, kaibigan namin, magandang hapon sa inyong lahat. Yun po, so start tayo. Bago ko introduce yung special guest natin, please watch this video. So yun, teaser pa lang yan, mga viewers, mga listener, teaser pa lang yan, yung pinakita naming video ng special guest natin. So konting ano lang, profile ng mga special guest natin. Sila po, dalawa sila, magpartner sila. So may kanya-kanya rin silang band before. Yung lalaki po, lead vocalist ng ano, ng Edralins. Opo. Tapos yung girl naman po, ano naman siya, part siya ng SPG's band. So nag-collab sila, nagsama sila ngayon, na-form yung grupo nila this January lang, January 11, 2021, this year lang. So bagong-bago lang yung group nila ngayon, silang dalawa po. Tapos ang genre nila is pop, mga influences nila, music influences nila, meron ang The Beatles, Carpenters, Everything But The Girl, Sheryl Crow, si Amy Winehouse, and many more. So mamaya po, mas maririnig nyo pa ang ganda ng boses ng
ng special guest natin. Marinig natin yung ano, story nila. Pakinggan natin, malaman natin kung naging sila ba nung naging part na sila ng as a singing group o bago pa maging singing group eh naging sila na. Malalaman natin ang kanilang love story. So yon. Makikiraan lang po. Mag-ingay para kay Sir Bong Manansala and Ma'am MJ Montejo. Also known as Dear Jane. Thank you. Napakasarap naman na intro yan. Nakakilig. Gandang hapon, Sir Bong, Ma'am Jane, Ma'am MJ. Gandang hapon. Hello, kamusta po? Okay lang. Mabuti naman. So yun po, bago tayo mag-start, baka may mga gusto muna kayong ano, batiin, mga shout-out. Okay. Doon sa mga relatives ko, and belated happy birthday kay sa mother ko, yun. Kay Ma. Ayan. And doon sa mga kabata ko, Everlins, magandang hapon sa inyo. Yung grupo rin namin ni MJ, kasama na rin kasi sa Everlins eh. Yes. And doon din sa SPJs, hello! And sa mga relatives ko din. Nood lang kayo. Si Mami. Leng. Happy belated happy birthday, mother. Thank you. Diyan po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat. Tapos na pala. Intro lang. So yun, sige bago tayo mag-start, bago natin pag-usapan yung inyong love story. Konting background muna sa inyo. Okay lang? Okay. Sige. Sa inyo muna ladies first. Unahin natin si Sir Bong. Gulo, no? Ang ladies first daw. Yeah. Nasa ano tayo? Last Monday ng February. So, kumbaga, ano pa rin tayo? Feb-ibig. Love month pa rin tayo. Kayo ang ano, huling-huling episode natin for the love month. So, ganyan. Ma'am MJ, question naman. Kayo, kailan kayo nag-start sa band scene? Nag-start... Magbabanda-banda nyo? 2014. So, parang ano, no? Magsa-7 years pa lang kayo talaga nagbabanda. Ano yan? SPG na ba yan? SPGS na yan? Ah, hindi pa. Parang pa-jam-jam lang ako noong 2014. Then, nagkaroon ako ng work noon. Then, yung boss ko kasi is gitarista. May banda. So, doon na ako napasok sa music scene. Ah, ganoon. So, ang kasama mo noon yung boss mo? Ano yun? Acoustic band? Dalawa kayo o grupo talaga? Full band na. Soul band, actually. Buti hindi yung pangalan nyo kung pa-jam-jam ka nun. Buti hindi ano, no? Hindi strawberry, ano? Strawberry jam. Higigin ube. Pero talagang ano, hilig mo na kumanta kahit nung bata pa lang, Ma'am Jane. Ma'am bata, MJ. Nung bata pa lang ako. Tapos sumasali din naman ako sa mga singing contest. Dito sa bata. Wow. Bagyo ba talaga ang mga Montejo? Ah, hindi. Montejo kasi Isabela Mindoro. Oh, parang ano, no? Talagang magkalayo din yun, ano? Isabela Mindoro. Pero dito na kayo? Dito na kayo pinanganak sa Baguio na? Hindi. Dito lang ako nag-college. Nag-college ako, diretso na. Nag-work na dito. Dito na. Na-enjoy nyo na ang Baguio? Yes. Saan kayo nag-college? Sorry? Saan kayo nag-college? Baguio College of Technology. Yes. Ah, okay. Na siya ngayon. Ay, BETI. Yes. Yung ba yung sa may Harrison? Oo, sa Harrison. Okay. Tapos yun, work, then jam-jam. Tapos yun na, na-enjoy nyo na. Yes, oo. Tapos yun na, nagkaroon na ng naging acoustic na ako. Kasama din yung gitarista ko na boss ko. Yun. Okay. Kaya pinakamatagal ko na sa band. I mean, music. Galing, no? Yung boss mo ang ano, ang naging gitarista nyo. Yes. Sa work, siya yung nag-uuto sa'yo. Oo. Pero sa gig? Ako ang nag-uuto sa kanya. Ako ang boss. Galing. Yun ang diskarte, di ba? Doon ka ngayon babawi habang nag-gig kayo, utusan mo naman siya yung boss mo. Bawi-bawi lang yun. Sige, balikan ko kayo mamaya, Ma'am MJ. Kayo, Sir Bong, wala. Grabe, hindi na kailangan ng masyadong introduction kay Sir Bong. Sikat na ano yan. Kumbaga, institute na sa music scene, hindi lang sa Baguio.
Sa mga viewers, listeners pala, si Sir Bong Manansala, meron siyang ano, collaboration. Pwede nyo mapanood sa YouTube din yan. Yung collab niya, yung tribute nila para sa Apo Hiking Society. Baka pwede mo makwento, Sir Bong, yung tungkol doon para medyo mabalik tanaw ng mga viewers natin yung nagawa niyong collab before. Ayun, okay. Yung time na nag-collab kami ni Makoy, una tinawagan muna kami ng ano, ng kami na po muna ulit yung may production nun. So, swerte naman, nagustuhan kami ng ano, ng Apo. Mm-hmm. Ayun. So, binigay sa amin yung song na ano, Saluwi Kain. Yes. Ako yung, actually, ako yung nag-arrange dun sa song na yun. Mm-hmm. Dahil ginawa kong calypso. May pagkaska, reggae, ganun. Yes. Nagustuhan nila. So, yun. Nirecord muna namin sa isang studio sa Manila. Then, kasama na si Makoy dun. Oo. Galing. Hanggang naging carrier single sa nung second. Anong part 2 na yan? Galing, ano? Naging carrier single pa. Nakakuha kami ng Golden and Platinum Award. Wow! Grabe ngayon, ano, parang imposible ka na magkaroon ng mga Golden Platinum Award sa panoon natin ngayon dahil sa ano, puro online na eh, no? Wala nang mga plaka-plaka masyado ngayon eh. Hirap na makatanggap ng ganung plaka. Oo. Kayo, Sir Bong, talagang ano eh, bata pa lang ako. Sinusubaybayan ko na kayo. Maliit pa ako noon eh. Oo nga, napaghahalatang. Oo. Parang ang hirap sabihin, ano, institusyon na kayo dito sa Baguio, sir eh. Ano ng ano eh. Kumbaga, sa mga ano, sa mga viewers natin, grabe kung mapanood niyo si Sir Bong mag-perform noon, talagang ano, nung di pa ako blind and nakikita, napapanood na namin siya nagpe-perform noon sa iba-ibang bars. Ang sobrang ano, mag-i-enjoy kayo, napaka ano, animated niya mag-perform. Salamat. Ano yung sa Space Flower pa lang noon, Sir Bong, ano? Oo, talagang ano, pag nag-perform talaga, bigay todo na. Oo, sipin ko, na naalala ko noon, ang lit-lit nung stage ng ano, ng 18BC. Tumatumbling-tumbling pa kayo doon eh. Oh, 'di ba? Nanonood ako sa inyo noon. Pagkatapos namin sa Cactus, tatawid kami sa 18BC pag kayo na. Oh, salamat talaga. Salamat sa iyo, kapatid. Kayo Sir Bong, talagang kagaya nung question ko kay Ma'am MJ, bata pa lang talagang passion niyo na rin pagkanta. Oo, nag-start ako 2 years old kumakanta na. Wow, 2 years old. Mm. Pinagpili ako ng nanay ko, lapis o ano, o walis. Walis ang kinuha nyo? Walis ang kinuha ko. Nagtataka, gusto mag-janitor, sabi ng nanay. Uh-oh. Kinuha ko yung walis, ginawa kong gitara. Wow. So nakita ng nanay ko, music ang gusto nito. Oo. Sinuportahan naman kayo. Ano, all the way support naman ng parents sa hilig nyo. Hindi naman ako di sila pasaway. Sumunod sa inyo eh. Sumunod sa inyo eh. Pero kayo, sir, taga Baguio talaga. Manansala niyo, Baguio. Pampanga. Mm-hmm. Pero kailan kayo nag-Baguio? Since 70s pa yun eh. Ay, di ba 60s? 70s, grabe ko. No? Hindi, parents yung una. Parents. No, parents ko, 78, nandito na sila. Dito na sa Baguio. Mm-mm. Tayo, nag-abot-abot na tayo ng ano, earthquake. So, dito na rin kayo ng earthquake, ano? Oo, dito na. Kami, ano yun? First 2 months pa lang namin, nag-migrate kasi ang family namin from Manila to Baguio. First 2 months, earthquake, inabutan namin. Yun ang salubong sa amin. Welcome sa inyo ng Baguio. Welcome, oh. Okay. After nung welcome sa amin, nagbabay na ulit kami ng Baguio. Bumalik na lang ulit. Pero, pero yung ano, yung pagbabanda nyo, sir, kailan yung talagang na parang ano na, medyo ito na talaga ang naging linya nyo? Mga ilang taong kayo nun, sir? College days na rin eh. Kasi after kong gumagate ng high school, doon na talaga naging matigas yung ulo ko. Mm-hmm. Music talaga yung gusto kong ano. Mm-hmm. Sa akin. Saan ba kayo nag-high school dito, sir? UB. UB. Tapos college nyo, UB na rin. Elementary, high school, and college. Oh, loyalty award. Oh, nakatanggap ako ng ano, loyalty award. Akin na isang pader dun. Oo nga. Hindi ko natatanungin kung anong taong kayo nag-graduate, sir, ng high school, ha? Hindi na. Okay. Baka iwan ako nito kasama ko dito. baka ito pa pagsimula ng ano, nang di pagkakaintindihan. Sabi mo, ganito ka nag Sabi mo, 28 ka lang. 10 years ago. Oo. Nung 90s, sir, dito sa Baguio, ang lakas din na ano, no, ng band scene. Dalawa ang natatandaan ko, mga banda tsaka basketball. Yan ang kalakasan ng
panahon dito sa Baguio noon, basketball tas mga banda-banda. Sa Burnham sa Grandstand laging may concert doon eh. Kadalasan doon. Oo. Nakasabay niyo ba dati ang ano sir, Revelation noon? Oo naman, siyempre idol ko yung mga yan. Oo. Pero anong unang-una yung banda noon sir? Pure Artificial tapos naging Space Flower. Ah, so from Pure Artificial Space Flower na. Tapos ng Space Flower, nag-disband kami. Nag-Northwing. Northwing pa bago mag-Edraline. Hindi, tapos bumalik ang Space Flower show, nilagyan na namin ng show. Space Flower show. Yan na. Tapos, after ng Space Flower show, Edraline. Edraline, oo. So talagang ano no? Kumbaga, yan na yung naging bread and butter niyo, sir. Eto kasi si Ma'am MJ may work pa eh. Nag-work pa siya, tapos gig sa gabi. Kaya sir, may naging work pa ba kayo o talagang pure banda na? Nag-work din ako dati sa banko. Tapos, sabi ko, puro pera dito, walang music. Walang music. Tsaka nagbibilang ka ng pera sa banko, hindi mo naman pera. No. May mga manager nga doon, may Jared lang sila, wala silang money. Pero talagang ano, kumbaga pinursue niyo na yung passion niyo, dire-diretso na kayo sa banda. Oo, ganoon. Wala namang ano, wala namang sumuway sa akin. Sinuportahan ng mga mahal ko sa buhay. Question ko sa inyong dalawa bago tayo mag love story, maya-maya na yung love story. Question ko, yung pagbabanda ba eh kayang bumuhay ba yan? Kaya kayong buhayin? Well, para sa akin, hindi naman yung as in, swerte ka na pag madami ka sa isang buwan, ilang gigs ka, ganyan. So, syempre talagang ipon talaga ang kailangan. Pero kung sabi mo nakakabuhay, siguro minsan, pag wala ka nang makuha sa ano mo, so kailangan mo talagang tumayod. I mean, kailangan mong gumawa ng paraan. Magdagdag na. Pandagdag lang dun sa pang-araw mo, pang isang araw mo. Ganyan. So, kasi dito sa Baguio, kumbaga, may mga tutugtugan kayo, pero ang dami, kumbaga parang yung competition, ang dami rin, ano? Dami ng musician dito. Oo. Kayo Sir Bong, anong mga pwede niyong ma-share na mga ano? Kasi kayo medyo matagal na kayo sa ano. Hindi ko naman sinasabing matanda na. Sabi ko lang medyo matagal na. Matagal na sa ano sa band scene sa Baguio, sa iba-ibang lugar. Anong pwede niyong ma-share na mga ano, mga naging struggles niyo? Isa hanggang sa ngayon. Totoo lang, napakahirap talagang ano, gawing bread and butter itong pagiging musiker mo, kaya gawing mong hanap buhay or yun nga, yung source of income mo, lalo na kung pamilya ito, mahirap talaga. So, kung wise ka talaga, kung kalakasan na, so yun, kalakasan na ng banda mo, tapos lagi kang ini-invite ng mga events, ang gawin siguro is ipon. Tapos, parang ganito, yung nangyari sa Edraline, so hindi naman kami masyadong naghihirap kasi dahil itong pandemic, alam namin mahirap ang dinadaanan natin. So, may nahubog naman kami so far. Yun. Parang ganun. May naitabi. Oo, tama. Kumbaga hindi laging Pasko, hindi araw-araw Pasko. Oo, totoo 'yun. Yung kasing naging problema sa iba. Yun ang nagiging problem sa iba, parang akala hindi mauubusan ng ano, ng gig tuloy-tuloy. Nakakalimutan magtabi, nagbabago ba 'yung lifestyle? Oo, minsan. Talagang kailangan ano lang mag-ipon, magtabi. Kahit sa ano namang ano, hindi lang sa banda, hindi lang sa pagbabanda, sa kahit anong aspeto ng ano, ng buhay ng trabaho. Kayo sir, but hindi kayo nag-ano, Sir Bong, hindi kayo nagtuloy-tuloy nung ano, ando na kayo sa ano eh, sa, nag-collab na kayo sa Manila, mga nasa mainstream na eh. Bakit hindi nagtuloy-tuloy yung career ng ano, ng Space Flower before nyo? Kayo mismo, sa mainstream, sa Manila. Sir, nung time kasi nun, nung nandun na papunta na sa Togato. Yes. Natatakot sa puso. February love month, atake sa puso, na in love, nasaktan, anong klaseng atake sa puso 'yan, sir? Yung ano talaga, yung puso sa loob. Oh, literal yung organ mismo. Organ mismo. Na ano kayo na stroke, na heart attack, anong klase? MI. Myocardial infarction. Wow.
Bata pa. Oo, bata pa. So dahil daw, anong ano yan, sir? Congenital na ba yan? Ano daw cause nun? Lifestyle, sir. Ah, yes, yes. Puyat. Puyat, walang tamang pagkain, walang tamang tulog, walang... So yun yung isang ano downside ng ano ng banda sa yes, health. Yes. Kontrolado. So paano yun, sir, nung nangyari yung ano yung heart problem niyo noon, huminto kayo? Huminto ako kasi hindi ako pwedeng ano eh tumugtog noon dahil hindi ko kaya eh. Sobrang sakit ng katawan ko talaga pati yung heart ko, siyempre may sugat. Oo. So, pinahihinga ako ng mga 6 months ng doktor ko. Tapos kayo... yung mga gigs namin o yung mga tentative gigs namin, kinansel na muna. Cancel, tama, tama. Mm-mm. Nasa Manila kayo niyan, sir? So, hindi, umakit na ako sa Baguio. Dito na ako nagpagaling. Oo, pero tinamaan kayo noon, nung time na yun, andun kayo sa baba? Mismo sa ABS-CBN, may show kami ng Umagang Kay Ganda. Mm-hmm. Habang kumakanta ako, inatake ako. Grabe, grabing experience ah. Tapos ko pa yung show. Grabe, ang galing ano, talagang the show must go on. Pero kumbaga dumating ba yung point na ano, umabot kayo sa ano na depressed kayo nung 6 months na yun na walang tugtugan? Yes sir, sobra. Talaga. Grabe. Pero paano kayo nakapag-move on dun sa depression niyo, sir? Sarili ko rin sa aking sarili rin na ginaling ko rin. Talagang kumbaga yung ano yung willpower nyo. Oo. Kasi kailangan kong mabuhay dahil Oo. Yun. Galing no? Talagang kumbaga kailangan ko pa siyang mangdan. No? bago natin puntahan yung nagkakilala. Dun muna sa kailangan mabuhay. Kami kailangan din naming mabuhay muna. May mga ano lang tayo sir. May mga babati lang tayo, may mga ano. Yung mga pasadaan lang tayo sa Glacier bago natin tuloy yung kwentuhan. So yun lang, batiin ko lang muna bago natin tuloy yung kwentuhan na ano kay Sir Bong, kay Ma'am MJ. May mga babati lang ako sa ano sa Team Beyond Limits. Magandang hapon, magandang umaga sa inyo lahat ng mga nakikinig from Canada, Spain, sa different parts ng Philippines, mga members ng Team Beyond Limits, sa Tropang Sagana, sa JC Premier. Magandang hapon sa inyo lahat, kila Sir Lem, kila Ma'am Janet, kila Sir Rene Aison, kila Sir Eric Santos. Magandang hapon sa inyo lahat. Tapos batiin ko din Pink Toolbox. So sa mga naghahanap ng ano ng mga kailangan ng mga event coordinator, event organizer, pwede niyo i-check yung Pink Toolbox page para sa mga small gatherings, weddings, baptisms, birthdays, kung ano man 'yan. Pwede kayong kailangan niyo ng event organizer, pwede niyo i-check yung Pink Toolbox page or kontakin niyo po 0927 1818337. Napakaganda po, napaka-gorgeous, napakabait po ng events coordinator dyan. Asawa ko yan, si Bia Javeliana. Yon. So, sa mga ano naman, dun sa mga naghanap ng ano, ng small business na gusto maumpisan at very small capital, pwede nyo i-check yung ano, JC Franchising Worldwide Inc. Pwede kayo mag-franchise ng ano, ng mga Shomai King, Shopo the King, seven food concepts na online food service na instead magbabayad ka ng 288,000 para sa very minimal fee, 16,888 pesos only, meron na kayong franchise, online food franchise. Meron din tayong Tok Tok online delivery service parang Grab, Lala, Move. Pwede na kayong maging operator sa any part ng Philippines, pwede kayong maging operator. Yung mga shoutout. Shoutout po tayo, shoutout. Okay. Shoutout din tayo. Oo, okay. Shoutout kay Elisio Baranyao. Hello sa'yo, sir. Salamat, sir. Salamat ka din. Stay safe and healthy, sir. Thank you, Jojo. Ayun, si brother, si Francis Jojo Avellana. Sir Bong, suki yan sa ano, grupo niyan sa Gilligan's, saka sa 18BC. Parati kang pinapanood yan, ang kapatid ko ng mga kasama niya. Shoutout daw sa'yo. Ay. Mamita Lorenzo, shout out Mamita Lorenzo. Kay Tito Lito Corleto, shout out sa iyo. Sir Eduardo Del Rosario, isa ring ano yan, kasama namin sa Team BL Limits na blind pero napakagaling kumanta niyan si Sir Eduardo Del Rosario. Ma'am Lenny, magandang umaga sa iyo, Ma'am Lenny. Lenny Saturnino, yun po. Kaya Sir Bong, Ma'am MJ, baka may mga shout out pa kayo. Yes.
Meron, si ano si Manolo Salvino, friend ko yan, nasa Canada ngayon. Nanonood sila from Canada. Yon. Eh, Ma'am Lynn Ayan. Lynn Ayan. Shout out sa iyo. Ate Lynn Ayan. Friend ko yun. Hello. Nakilala niyo pala. shout out. Yon. So, sige. Okay. Moving forward. Yon. After nung heart problem ni Sir Bong na nangyari pa during the show niya sa ano sa Umagang Kay Ganda sa ano sa Manila na tinapos niya yung show, so nagkaroon siya ng heart problem na physical literal heart problem. So alamin naman natin kung nagkaroon ba ng solusyon yung heart problem ni Sir Bong. Alamin natin yung kung nagkaroon siya ng solusyon. So pasok tayo sa ano. Paano kayo nagkakilala, Ma'am MJ? Yung gusto ko marinig muna yung kwento ni Ma'am MJ. Paano kayo nagkakilala ni Sir Bong? Kasi Sir Bong, kadalasan, sir, tayo yung kwento natin hindi tumutugma sa kwento ng mga babae. Tatlong side kasi ang kwento. Tatlong side ang story. Side ng babae, side ng lalaki, tsaka yung katotohanan. Pero ang madalas na lang tuturo sa babae. Parang bigla. Hindi pala emperador pa. Emperador? Dun. Joke lang. Sige, ano? Nagkakilala kami. Actually, matagal na kami magkakilala. Lagi ko na rin siyang napapanood sa 18BC. Kaso lang... Bata ka pa lang nun, Ma'am MJ. Napapanood mo na ba? Oo, mga ano pa lang ako nun eh. Mga 15 years old. Okay, na joke lang. Bata ka sa... ano? Paano ba tayo nagkakilala? Sandali lang. Sir Bong, oh, nagkukwento si Ma'am MJ, tao ng tao, parang kinikilig po pag naalala. Kinikilig po? Nung nagkaroon kami ng project, ito yung Tuloy Ang Pasko, yun yung mga musician ng Baguio for Christmas song. Then, dun ko siya nakilala kasi parang may meeting kami noon sa Happy Week. Ano, 2019? 2020? 2020. Nung, oh, last year. This December lang. Wow. Ayun, dun kami nagkakilala. Then, ito pala yung vokalista ng Edralin, sabi ko. Kasi, nung pinapanood ko sila, hindi ko alam kung sino yung vokalista after ng gig nila. Kasi, lahat sila maliliit. Grabe. Parehas yung mga, ano nila, yung buhok nila. So, yung vokalista ng Edralin. So, okay, and then, ayan, and then naging friend kami sa Facebook. Doon lang kami naging friend. After how many years na lahat dito dapat magkakilala yung mga musician. Yun, friend, naging friend kami. Then doon na kami nag-umpisang nagkamustahan, ganyan. Then send ng mga video ng yung doon sa Tuloy Ang Pasko, ganyan. Then yun. Siya nag-update sa akin. Oo. Possible na pwedeng gawin sa project, no? So sa relationship niyo naging blessing in disguise ang pandemic, no? Yes. Sobra. Kung walang pandemic, baka kanya-kanya kayo ng gig para sa Pasko. Ah, totoo. Galing, no? Talagang sa mga problema dumadating sa buhay, meron kang makikitang no? Magkaroon ka lang ng right perspective, makikita mo na may blessing sa mga problema. Kagaya ng nangyari sa inyo, no? Na nagkakilala kayo because of the pandemic, because of that project ng pandemic. Yes. So talagang yung pagkakakilala nyo, sobrang bagong-bago pa lang. Parang 2 months, 3 months. Na talagang nagkakilala kayo parang December lang. December lang actually. So gano'n mo katagal niligawan, Ma'am MJ, si Sir Bong? Patagal kong niligawan. ikaw Sir Bong, na kilala mo na si Ma'am MJ before ng Tuloy Ang Pasko project? Yes sir, matagal na rin since na-accident siya, nakilala ko na. Doon siya nakilala. Aksidente? Na-accidente kami ng friend ko, musician din, si Akilad. Ayan, shout out kay Kuya Chris sa asawa niya. Okay. Kasama ka doon? Kasama ako doon. Ako yung nakaligtas. Wow. Yun nga, kaso nga lang, syempre. Yes. Meron talagang nawala. Yes, rest in peace. Tapos,
tumugtog siya sa Four Accords namin. Wow. Okay. Mm-mm. Ano, 2019 'yon, 'di ba? Yung aksidente. 18 yata, 2018. 18. Years ago. Sabi, talagang yung ano, yung pagtatagpo niyo, no, si Sir Bong nagkaroon ng heart problem, tapos kay Ma'am MJ parang nagkaroon siya ng accident, kumbaga traumatic experience, tapos for a cause yung nangyari. Talaga yung mga pagtatagpo niyo, no, puro for a cause. Parang ganoon nga eh. Oo. So walang bahid ng ano, no, ng hindi magandang intention, talagang sa start pa lang for a cause yung project, ngayon naman tuloy yung Pasko for a cause din. So ang gaganda ng intention lahat ng mga ano, parang naka-align kayong dalawa talaga eh. Good vibes. Good vibes. So biglaan lang na parang mahal ko na pala siya eh. Si Ma'am MJ, ang bilis eh. Nandun pa lang tayo sa pagkakilala ngayon. Mahal na kita. Ang bilis. Sorry. Oh. Ako kasi nanligaw sa kanya. Hindi, joke lang. Ano ba to? Kasi yung last episode namin, Sir Bong, Ma'am MJ, ano sila eh? To, mga blind na couple, mag-asawa, 32 years na sila mag-asawa, nasa abroad. Sabi nung babae, pagising daw nila sila na, kayo ba ganun din? Pagising ko sila, kayo na? Sabi ko, pagising nyo kayo na, edi ibig sabihin, natulog muna kayo magkasama kasi pagising nyo. Bago naging sila. Ikaw ba, Sir Bong, nung nakita mo si Ma'am MJ, may attraction na ba? Nung unang pa naman siya nakita, sa crush ko na siya eh. Wow! Ganun naman talaga eh, di ba? Hindi naman nawawala yung paghanga eh. Mm-mm-mm. Tapos nung itong December, nung November, nakilala siya. Na sabi ko, ang laki ng pagbabago. In what sense? Nung una ko siya nakita nung na-accidente siya hanggang November. Mm-hmm. Sabi ko, okay. Maganda pala talaga siya. So, hanggang doon lang muna. Siyempre, wow. Pogi points ha. Okay. Mamaya. Ma'am MJ, bawi ka. Gaganda na sinabi niyo ni Sir Bong ha. So, may attraction. Kumbaga, crush mo na si Ma'am MJ. Anong mga sinong una nag-friend request? Ako naman, syempre. Wow. Talagang ano, Pilipinong-Pilipino yung nag-first move. Nagulat nga ako kasi hindi pa pala kami friend. Eh, ang daming mutual friends namin na mga bands din. So, sabi ko, ha? Hindi ko pa pala friend to. Oo. Yun. In-accept ko agad. Yes! Talagang si Ma'am MJ kinikilig pagka naririnig yung kwento, no? Pagka naaalala. Oo, kasi ang ganda kasi ng pag naaalala mo yung mga nangyari. Ang ganda kasi. As in, yes. Parang walang pakialam sa nakapaligid sa'yo. Kayo lang dalawa. Wow, talagang ano, in love. Oo. Parang ano, Ganun kayaman Sir Bong si Ma'am MJ, may sarili siyang mundo pagka kayo magkasama. Ako din eh. Ikaw din? Nako, may sariling mundo pala ang mga guests natin. Ang yaman nun, nakabili sila ng sarili nilang mundo. Ang ano nga eh, pag narinig ka muna. Diyan ka muna, mag-usap ka na. Uy, ano pa ha? Tanghaling tapat ha? Mamaya na yan. Okay. So, pero yun oh, talaga nagkataon din eh no? 2020 nagkakilala kayo November. Wala kayong mga ano? Wala kayong ka-relationship ng mga panahon na yun. Talagang single pareho, no? Hindi. Ako kasi may ex ako before siya. Ayun. Ayoko na lang sabihin yung ano. Then, nung nakilala ko naman siya, okay na. Wala na. Single na. Siya, single na rin. Then, ako nagbubuon. Nagbubuon. Wow. At least nag-move on. Diba? Actually, biglaan lang talaga yung nangyari. So, gulat na lang sila. Kayo na. May ligawan bang nangyari? Oo naman, siyempre. Paano man ligaw? Baka pwede namang ma-share mo, Sir Bong, paano man ligaw ang isang Sir Bong manansala? Kung paano mo niligaw? Paano mo nakuha ang puso ni MJ Montejo? Inanohan sa pagkakanta. Naku, isang kanta pa. Kahit ako lalaki, baka sagutin kita, Sir Bong, sa ganda ng boses mo eh. Gentleman naman siya.
Yung mga ginagawa ng mga lalaki pag sa una pa lang. Hindi, joke lang. Talagang ano, pag sa una pa lang. Hindi, oo, ano naman, okay naman. Then, mayroon din naman mga friends siya na sinasabi na mabait yan. Sa akin pa nga na, ano eh, sabi nila, yun nga, dapat maging, yun, okay na kami, maging seryoso na. Parang ito na yon, ito na yan. Siyempre, is... meron din ako mga friend, mga parang kuya, ate, mama, papa ko na parang alam na nila yung mga past ko. So, nung nagulat sila, nung naging kami na, actually talagang biglang nagulat. Ah, talaga nagulat talaga sila. Ewan ko ba? Yun, syempre, din nila tinanong kung bakit, anong nangyari. Kasi kilala nila yung past relationship namin. Yes. Yeah. Mm-hmm. At so, least ano, di ba? Kayo ngayon, yung passion nyo ngayon, pareho. Kumbaga nakalinya kayo sa isang passion nyo ngayon. Hulaan ko kung kailan naging kayo. Yung talagang formal na naging kayo. Ayan ba yung ano? January 11, 2021. Oo. Galing yung ano. Doon na nabuo yung Dear Jane eh. Oo. Ang galing na 111121. Yes. So yung time na sinagot mo si Sir Bong, yun din nabuo si Dear Jane. Ganda ng story, no? Kumbaga, ano nga yun, Sir Bong, eh, no? Parang bakit mo patatagalin kung alam mong siya na ang para sa'yo? Oo nga eh. Bakit pupunta ka pa kay Lea Salonga eh, nandito naman si MJ? Oo? Wow! Diba? Oo nga. Aanin mo pa si Lea Salonga kung nandiyan ang MJ. Tapos, ano yun, yung parang yung iba nga, di ba, sir, eh, di ba, parang ang tagal-tagal ng relasyon, pero yung tagal-tagal ng ligawan, ang tagal-tagal, pero pagdating sa dulo, hindi rin naman nag-workout. Di ba, meron namang iba, parang, kung alam mo, para, kung alam sa isa't isa na, ito na. Na, kung anong patumpik-tumpik. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ganon din ginawa ko sa misis ko, hindi ko na pinatagal, sinagot ko na rin kaagad. Yun! Yun, gumagal. Galing. Nasa akin yung mic eh. Yari ka mamaya. Nga eh. Parang ano, parang umiinit yung pakaramdam ko kahit ang lamig. Hindi, sa amin Sir Bong, sa'yo siguro, sabi mo nga na may crush attraction, parang love at first sight, ano? Sa akin, love, ano, hindi love at first sight, love is blind. Love is blind. Tuwing nagde-date nga kami, sir, sa ano eh, ay, yung pala makwento ko, sir, alam mo ba kung ano, kung saan kami nag-meet ng wife ko? Saan nga ba, sir? Gilligan, sir. Oh my God. Sino banda? Alam ko may participation kayo dun eh. Si Edralins ba nun, love? Basta Gilligan's. hindi ko na maalala kasi talagang yung mundo ko nasa kanya na ng mga oras na yun. Ay, may shout out kami kay Ate Mia Araneta Ku. Hello! Hello, Ate Mia Araneta Ku. Shout out. Mr. Denku. Denku. Hello, sir. Yun. So, ngayon, ano na, kumbaga yung start ng January 11, 2021, formally na Dear Jane Duo na kayo. Mm-hmm. So, ano kayo, paano mga gigs yung puro online? Sorry, ano? Mga online gig. Hindi na. No. First gig namin was, ano eh, busking na sa Porta Vaga. Ah, okay. Yung na-post nyo sa Facebook nyo na nag-perform na kayo sa Porta Vaga. First pa lang namin yun. First. At Dear Jane. Kamusta ang ano? Kamusta ang working relationship? Ay, kano mag-inta? Okay naman. Okay naman sa ngayon. Sa ngayon, okay pa naman. Oo. Kasi hindi mo na boss yung ano eh, yung kasama mo ngayon eh. Kumbaga oo, partner mo na. Ay, shout out ko lang yung aking dating gitarista. And syempre hanggang ngayon pa rin naman eh. Kay Sir Marlon Barrientos and kay Ma'am Janine Barrientos. Hello sa mga Barrientos dyan. Ako din. Hello. Shout out din kay ano, kay Tita Helen Azul. Hello, Tita Helen. Hello. Shout out din sa best friend ko, si kumpare ko, si Malaya Unica. Or kung tawagin namin si
punk merc. Ay, hello, hello. Diba, ano tayo ngayon? Interactive ang show natin sa mga nakikinig. Dami, madami, madami kayong fans. Mamaya, mamaya, mga listeners, mga viewers, marinig natin kung ano, kung gaano kagagaling kumanta itong ano, itong duo natin, itong couple natin ngayon na ano. Because of the, yung mga hindi maganda nangyari sa buhay nila, eh, yung pang naging dahilan para magkasama sila ngayon. Talagang, in every blockages, there's a blessing in disguise. So, yun, talagang, yung even their relationship ngayon, no, ngayon, yung working relationship nila ngayon as ano as acoustic duo, makikita niyo ngayon, maririnig niyo mamaya. So kumusta, ayun nga, kumusta yung ano yung relationship Ma'am MJ as ano as a singing couple na ngayon, apart sa talagang relationship niyo as boyfriend and girlfriend? Masaya kasi nagba-vibe kami sa ano eh, nag maganda kasi pag tuwing umaga meron kaming exercise. Voice exercise. Sorry, bigla ko natawa eh. Parang ako nakasalita dun eh. Sige, go. Okay. Yan. Tapos, ako na magpatuloy. Sa tatawa ako. Baka madulas ko eh. Oo nga, Strabong, please, pakisalo. Okay, ganito kasi, pagising namin sa umaga, magbo-voice exercise kami. Basta kami ng mga tatlo or isa, dalawa, tatlong songs, then babangon na kami. Punta kami sa oval, tatakbo kami dalawa. Wow. Jogging. Everyday yan. Exercise. Doon na yun ang tinuturo ko sa kanya ngayon para lalo siyang maging healthy. Well, sa ano, no? Mga breathing exercise din? Yes, kasi kailangan sa pagkakanta yan para hindi ano. Oo. Maluwag yung voice box mo at saka yung lungs mo. Yan. Kaya Sir Bong, di ba music teacher kayo talaga? Voice teacher? Yes, sir. Galing. Wala, sabi ko nga kanina sir eh, gusto ko sana magpaturo sa'yo kasi baka doon mag-umpisa yung pagbagsak ng karir mo sir eh. Ano na lang, okay, akin na lang yung ano, pagiging speaker, wag na lang singer. Sa inyo na yun. So yun, medyo umiiksi ang oras natin. Ang ganda ng kwentuhan natin eh, kaso ano, baka kulangin tayo ng oras. Okay lang sir, magano, laro tayo, laro, tayong tatlo. May mga word association, may mga ibibigay lang ko sa inyo mga words. Tapos paki-connect sa relationship nyo, kung kaya, kung pwede. Sa relationship in life in ano yung relationship nyo ngayon pwedeng paki-connect nyo na lang sir bawat isa sa inyo. So first word tayo sir, first word. Okay ma'am MJ, first word. So ladies first word natin is ano, music. Paano mo i-relate ang music sa relationship nyo ni Sir Bong? Ang music, happy. Sige, paki ano, paki expound ma'am MJ yung happiness na nararamdaman mo ngayon. Yes, kasi pag kumakanta ka or naririnig mo na may music, sobrang gumagaan yung ano mo eh. Doon ka na kasi namulat. So, naging happy. Doon ka sa sumasaya. Doon gumaganda yung araw. Yun. Wow. Harap pakinggan, ano? Yung music, happy, tas connected sa ano? Sa yes. Music na ginagawa nyo together sa buhay. Thank you. Ikaw, Sir Bong. Music. Okay. Music is MJ. Wow, grabe. Pogi points ulit. Ma'am MJ, pogi points ulit yun, ha? Okay. Nakadalawa na siya. Music is MJ. Yes, so parang siya na ang kanta ng buhay mo ngayon, si MJ. Siguro, sir, in time, makakarinig kami ng music nyo na ang title, MJ, no? Okay, sige. Gagawa namin ng ano para. Oh, kasi music is MJ. Ganda. So next ano natin? Next word natin, duo. Ikaw naman Sir Bong, duo. Duo is Dear Jane. Ano sir? Dear Jane. Oo. So kasi kayo ngayon duo, Dear Jane. Ikaw Ma'am MJ, duo. What is duo for you? Attractive. Mhm. Parang syempre duo 'yan eh. So pag nalaman nila na Dear Jane, so parang ma-attract sila na ay parang gusto mong makinig or malaman kung ano yung meron dun sa Dear Jane. Makukurious sa mga tao. Kaya sa mga listeners, sa mga viewers natin, na pinapatugtog ngayon sa background yung ano, isa sa mga music din nila, mga kinover nila na ano, Beatles ba yan? Beatles? Yes. Favorite. Yan, meron ding ano, meron silang MTV, pwede nyo i-check yung ano. Mamaya, ipopromote nila yung Facebook page nila tsaka mga ano gigs. So last word tayo sir, last word ma'am. Last word natin is ano, love. Ikaw ma'am MJ, what is love? Love. Diba? Love. Para tayong ano, slam book. Oo nga.
Love for ano? For describe your love for ano? For Sir Bong. Dito na natanggalan eh, no? Ang hirap explain yung love kasi bigla mo na lang yung nararamdaman eh. So, mm-hmm. Love is unexpected. Yun. Love is unexpected. Naramdaman mo na lang siya. Kumbaga, kinurot ka na lang ni Cupido. Yes. Mm-hmm. Ikaw, Sir Bong, describe your love for ano for Ma'am MJ. What is love? Sige, ikanta ko na lang. Sige, mas maganda. Go! Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Wow! Love is real. Real is love. Galing. Ano ba, Sir Bong, may ano? May kanta rin ako sa wife ko. Ano yan? She's beautiful in my eyes. Robert, tinawanan ako ni Ma'am MJ. Oh. Tsaka pag nagbi-video okay, may isa lang ang kinakanta ko, sir. Ma'am, isa lang kinakanta ko sa video okay. Kahit konting pagtingin. Ayun, ayun. Kahit konti lang, mingi umihiling ako, kahit konting pagtingin lang. Wife ko sir magaling kumantayan si Bia. Nagmi-meet na kay before sa mga events sa SM. Siyang ano, nasa marketing siya eh. Siyang kumukuha sa inyo noon para sa mga events. Nasa SM pa ba siya? Ayan. Ay wala na, nasa puso ko na siya. All right. Ah, yun ang maganda. Kaya pala. Pogi points 'yan, pogi points 'yun. Pogi points talaga. Tututo kay Sir Bong eh. Oh, last question. Sige, bago ko kayo ano bigyan ng chance mamaya na ano naparinig natin yung inyong mga magagandang tinig. Last question, Sir Bong, ano ang ano para sa iyo ano ang dream date nyo ni Ma'am MJ? Para sa iyo ano ang dream date? Dream date. Yes. Para siguro yung makasama ko siya habang buhay niya. Wow. Talagang ano yun, everyday is a date. Yes. Sarap naman nun. Sarap pakinggan. Ma'am MJ, marami kang utang. Dami nga eh. Ikaw, Ma'am MJ. Ano ang ano ideal date para sa isang MJ? Iparinig mo na habang katabi mo si Sir Bong. Oo nga. Well, simple lang naman eh. Kasi lagi naman kaming parang araw-araw na kami nagde-date. Wala na siguro akong hihilingin pa kasi dream date ko is makasama lang siya sa pang-araw-araw. I mean, pag lumalabas ako, nandiyan siya, kasama ko siya. Makain ako. Diba? Parang, yun lang. Magkasama lang kami. Happy na kayo na magkasama kayo. Happy together. Galing, galing. Talagang ano, simpleng happiness lang. Sige, bago ko kayo, ano, bago natin iparinig sa mga viewers natin yung hinandang kanta, last question ko na lang. Kahit yun na siguro ko sa inyo, pwedeng sumagot. Meron bang instance sa buhay nyo? Kahit not necessarily sa relationship nyo ngayon. Kasi bago pa, fresh pa yung relationship nyo. Meron bang instance, Sir Bong or Ma'am MJ? Kahit sino? Kung kayong dalawa may sasagot, mas maganda. Kung ano. May instance ba sa buhay nyo na mukhang imposible nang mangyari o matupad? But with God's grace, the impossible turned possible. Sa tulong ng Diyos, yung imposibleng bagay na yun, naging posible. Baka meron kayong pwedeng i-share sa atin. Kaya Sir Bong or Ma'am MJ, meron bang yung impossible turned possible with God's grace na nakita nyo naging nagkaroon ng milagro or whatever? Ganun na pwede nyo i-share sa mga viewers natin. Ano ba? Mm-hmm. Ano ba? Ayun. Ayun siguro yung hindi namin in-expect na maging kami. Yun na yun siguro. Yung pero syempre dahil siguro may purpose lahat binigay ni Lord. Hmm. Yung magkakilala kami. Yes. Then, ang saya kasi ang dami namin pinagdaanan na depression, anxiety. Mm-hmm. Biglang mawawala na lang lahat ng yun dahil nakilala mo yung isang tao. Sarap pakinggan. Galing, galing, galing. Yun. Parang imposible yung mangyari but with God's grace na pagtagpo kayo.
Kumbaga matagal na king matagal lang may Bong Manansala nakakilala, may matagal lang may MJ Monteo nakakilala, pero hindi personal na magkakilala until dumating itong mga pangyayari sa buhay natin, sa mundo, actually sa mundo. Totoo. Yung problema naging ano, naging instrumento pa para magkasama kayo ngayon. Yes, sir. Yeah. Mm-mm. So yun, bago ko kayo pakawalan, baka pwede naman nyo kaming handugan, yung mga viewers ng I'm Possible by makikiraan lang po ng refleksyon ng pagmamahalan nyo. Okay lang po ba? Okay. Eh, sige. Okay, pakinggan natin. Let's all welcome Sir Bong Manansala and MJ Montejo, of also known as Dear Jane. Thank you. I'm not the kind of girl who gives such a nightmare. Oh no, oh, galing, grabe. Ito. Sir Bong, Sir Ma'am MJ, para sa inyo to. Yun. May pinapasabi pala, kaibigan nyo ata, malaya. Yes. Oh, may pinapasabi pala sa inyo. Ano po yan? Kasalan na. Oo, friend. Kasalan na. Yun. Again, thank you. Napakagaling.
So yun, bago namin kayo pakawalan, baka meron kayong mga gustong i-promote, Sir Bong, Ma'am MJ, sa Dear Jane, mga gigs, mga events niyo. Ano. Baka may gusto kayong promote. Sige, yun namin kayo ng time. Sa darating na February 28, meron kaming busking sa Luisa's Cafe. Sa Session Road. Saan yun? Sa tabi ng Rumors. Yes, sa tabi ng Rumors. Sa February 28. And sa March 1, may live kami. I-share na lang din namin sa page namin. Page namin is Dear Jane. Please like our page, Dear Jane. Walang space yun, so Dear Jane lang. And then, may Facebook din kami, Bong Jane Duo. So, wow. Add friend din para yung sa mga hindi mag-like, may akong mag-add man lang doon. Sa yun. Sige, sa mga viewers, please support ang Facebook page nila. Yung Dear Jane and yung Bong Jane Duo. Paki-like, tapos paki-support, paki-share na rin yung page nila. Tapos support natin lahat ng events nila this Feb 28 sa Luisa's Cafe. Tapos sa March 1, may live daw sila. So support natin lahat ng events ng Dear Jane. So again, thank you so much, Sir Bong and Ma'am MJ, Dear Jane. Maraming salamat. It's our privilege na kayo yung guest namin for the last Monday ng Feb Ibig. Maraming salamat sa napakagandang love story. Yes, thank you for having us. Thank yes, you. Yes. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, dear Jane. Right. So yun, napakinggan natin yung love story ni Sir Bong Manansala and Ma'am MJ Montejo ng Dear Jane. So nakita natin sa story nila na parang hindi, kumbaga, this November nagkakilala, personal na talaga nagkakilala, January 11 naging sila. So parang hindi yan nasusukat sa haba ng pagliligawan, sa tagal ng pagkakilala. Kumbaga, para sa kanila, nakita nila na para sa kanila, ito na to. Kumbaga, ikaw na ang para sa akin, ako na ang para sa iyo. So nakita rin natin, nagkaroon sila ng mga yung mga traumatic experiences ng buhay nila ni Sir Bong. From dun sa heart attack na nangyari sa kanya during the live show pa sa Manila, umakyat ng Baguio, kay Ma'am Jane yung aksidente yung nangyari sa kanya na traumatic experience. Na ang nangyari because of that traumatic experience nila, na napag-connect pa sila ngayon. Kumbaga, there's really a reason for everything. Everything happens for a perfect reason. Lahat ng kagaya ng nasabi ko, lahat ng blockages ng buhay natin, there is a blessing in disguise. Magkaroon lang tayo ng right perspective in life. Makita natin yung positive na nangyayari. Huwag natin tingnan yung mga hindi maganda nangyayari. Bakit? Doon, sa mga hindi maganda nangyayari, may gintong nakabaon dyan. At yan, nakita ni Sir Bong, yung ginto sa buhay niya, si Ma'am MJ. Ganun din si Ma'am MJ, nakita niya na may ginto na Bong Manansala na naandyan para sa kanila, para sa isa't isa pala. So yan, they're making beautiful music together now. Even pag-exercise nila every morning, pag-ikot, magkasama sila. So nai-enjoy nila lahat yung passion nila ngayon na pagsama nila. Yung 1+1 ngayon, iisa na lang sila ngayon. Na-enjoy nila yung passion, yung music, yung harmony nila together. So yan, sana nakapagbigay inspirasyon yung love story ng Dear Jane Duo para sa mga lahat ng listeners natin. Na kung may hindi maganda nangyari sa inyo, huwag kayong malugmok, huwag kayong madepress. Bumangon kayo. Isipin nyo, kagaya ng nangyari sa kanila, may taong nakalaan para sa isa't isa sa atin. Sabi nga yung real love, what is real love? Real love can only happen after you fall out of love. Yung love, yung being in love, attraction, admiration, yung mga kilig moments, yan hindi pa yan love. Hindi pa yan love. Ang tawag dyan, infatuation pa lang yan, infatuation. Real love can only happen when you fall out of love. Anong gagawin mo sa mga listeners dyan na may mga boyfriend, may mga girlfriend, sa mga listeners, viewers dyan na may mga asawa na, anong gagawin mo kapag ka nag-fall out of love ka na? Kasi being in love, okay yan, masaya, happy. Yung mga kilig moments, yung mga kinikilig ka na tuwing kasama mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, asawa mo, what if hindi ka na kinikilig? What if hindi ka na masaya? Doon nag-uumpisa ang real love. Kapag ka, may mga times na gusto mo nang sakalin yung partner mo, gusto mo nang patayin. Doon nag-uumpisa. Bakit? Real love is commitment. Hindi lang siya infatuation. Hindi lang ito crush. Hindi lang to love kita kapag ka masaya tayo. What if hindi na masaya ang relationship natin? Pero naandiyan ka pa rin. Nagbibigay ka pa rin ng service
doon sa partner mo, sa mahal mo sa buhay. Yung commitment, yung sacrifices na ginagawa mo for your partner, that's real love. Yung mga panahon na hindi na kamahal-mahal yung kapartner mo pero minamahal mo pa rin siya, that is real love, the commitment, the service. Sabi nga nila, dying to yourself. Being a couple, ibig sabihin nun, isa ka na lang. Hindi na tayo magkaibang entity, magkaisa na tayo, iisa na nga tayo ngayon. Pero paano kayo magiging magkaisa? Kung mamamatay ka muna sa sarili mo, kailangan munang mamatay. Die to yourself bago kayo maging iisa ng tao. Yun ang pagiging ibig sabihin ng couple. Sacrifices, commitment. Yung suffering because for the sake of love. We will all suffer, but okay lang mag-suffer dahil mahal natin yung mahal natin sa buhay. Yung couple, yung asawa, yung boyfriend, yung girlfriend natin, that's real love. Yung po para sa akin ang real love. Kung kailan nagfo-fall out of love ka na at andiyan ka pa rin, committed ka pa rin sa partner mo, sa asawa mo, sa boyfriend, sa girlfriend mo, that's real love. At yun ang pinapakita sa atin ng guest natin kanina, kila Sir Bong and kila Ma'am MJ. Despite of everything, kung ano man ang mga pinagdadaanan, kung ano man ang sinasabi ng ibang tao, andiyan sila, mahal nila ang isa't isa. Nagsasacrifice ang commitment nila para sa isa't isa. Again, maraming salamat sa Dear Jane Duo, kay Sir Bong Manansala and kay Ma'am MJ Monteo sa Dear Jane. Maraming salamat. So yon, before we end this show, gusto ko lang invite kayo lahat na mag-subscribe, mag-like and mag-subscribe sa YouTube channel ko po, sa I Am Possible. Ina-upload namin lahat na mga episodes dito. Itong episode ito, i-upload din namin to para mapanood nyo, mabalik-balikan nyo. Maraming inspiring stories po doon sa YouTube channel yun, sa I Am Possible. Please subscribe and hit the notification bell button. Pagka nag-subscribe po kayo, sobrang appreciated po namin yung gagawin nyo po. Sobrang appreciated namin. Thank you so much. Thank you in advance sa pag-subscribe sa YouTube channel namin. Doon naman po sa mga nangangailangan ng mga speakers, trainers, mga motivational speaker, inspirational speakers for their companies, schools, organizations, pwede nyo po kaming kontakin sa Facebook page ko po, Paolo Javellana, PAOLOJAVELLANA. Paolo Javellana, please like, follow, and share my Facebook page. Pwede po kayo mag-comment doon. Sa mga small, medium, large businesses naman dyan, hindi kailangan Baguio City lang. Kahit saan po kayong parte ng Pilipinas or outside the Philippines na gusto nyo ma-promote, ma-advertise yung business nyo or any event na gusto nyo i-advertise, open po kami doon. Pwede nyo kaming kontakin. Sa mga gusto mag-sponsor, pwede po kayong kumontak sa amin sa page na yan, sa Paolo Javellana. Or you can call or text us po sa 0927-1818-337. Pag-usapan po natin, may mga packages po kami sa mga sponsorship, sa mga advertising packages po. Pwede po tayo magtulungan. Kung wala naman kayo magandang sasabihin, huwag na kayo mag-comment. Again, I'm Paolo Javellana. You've been a great audience. Thank you, to God be all the glory. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible.